11 minuto na, 11 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. ACS Balita. Samantala, hanggang ngayon ay hindi pa rin nadidesisyonan ng gobyerno kung papayagan ba ang ilibing sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulong Ferdinand Marcos at bigyan siya ng full military honors. At partikular na hindi tumitigil sa pagsubaybay sa isyong ito ay ang mga batikang journalist at blogger kagaya po ng ating iginagala at sikat batikang journalist, blogger, Miss Raisa Robles. Si Raisa po ay graduate at cum laude sa Universidad ng Pilipinas ng kursong English Literature, major in Imaginative Writing, at nag-aral ng journalism sa International Institute for Journalism in Berlin. Nasa linya ngayon si Miss Raisa para kausapin sa isyong ito. Miss Raisa Robles, magandang umaga sa iyo, Rice. Uy, magandang umaga, Neil. Musta? Long time no hear. Ikaw naman, oh. Ba't hindi mo sinabi kasama tayo sa Senado noon? Inire-remind ko nga yung aking maalala mo kaya eh. Talagang sa dami ng mga nagdaan at nakalipas ng mga himay-may ng panahon, eh talagang dapat ko talagang sariwain ng mga kung ano tayo ang sitwasyon natin noon at ngayon. Eh ito na, tumbukin na natin ito. Alam mo, Miss Rice, may naisulat ka noon sa iyong website na ang title ay Did VP Jojo Binay Mislead Pinoy on the Marcos Burial Issue? At bagamat 2011 pa ito, tanong eh, may epekto ba yan kung bakit hindi pa may palibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos? Hindi naman, hindi naman may epekto yon, no? Pero kasi parang namulatan lang sila kung yung mga talagang circumstances kung bakit hindi dapat mailibing sa libingan ng mga bayani. Mm. Tinitingnan ko yung ano, kasi nung sinabi sa akin na magkakausap tayo, tinitingnan ko yung, binasa ko ulit yung sinulat ko at tinitingnan ko yung mga yung circumstances, no? Merong isang bagay na importante na hindi sinabi ni Binay kay Pangulong Aquino noon. Hindi niya sinabi, alam niyo, Mr. President, may kompromiso ako sa mga Marcos dahil dinala ako nung eleksyon, nung 2010. Nanalo ako sa Ilocos Norte. Tinignan ko yung mga figures, no? Si Binay, 120,853 sa botong mga 277,204. Ibig sabihin, nakuha niya 43.5% sa Ilocos Norte. Kaya dinala siya talaga ng mga Marcos. Si Rojas, 18% lang, mga 49,000. So, hindi lang pala out of the goodness of his heart na gusto niyang mapalibing si Marcos sa libingan. Talaga may kompromiso siya. May kompromiso siya at yun ay pinangako niya sa mga pamilya Marcos. Oo, kumikilala siya ng utang na loob sa Marcos. Yung pala nangyari, kamukha nung nangyari kay Vice Presidente, yung si Erap, di ba, kinocover din natin yun? Oo. Nanalo din siya sa Ilocos Norte kasi dinala siya ng mga Marcos. Ganun pala nangyari kay VP Binay. So ngayon, hindi niya binanggit yung kay Pinoy. Sa ano kaya, sa panunungkulan nila, no, magkasama pa, no, hindi pa nagre-resign si Binay? Na ikwento kaya yung muli ni Binay at hiningi ka ulit ang kahilingan para si Marcos once and for all ilibing na sa libingan ng mga bayani? I'm sure. At yun din ang magiging kompromiso kung sino man ang isusupport ng mga Marcos ngayong 2016. Naniniwala? Go ahead. Kung si Senator Bongbong ang maging kandidato ng mga Marcos, walang problema. Pero kung makita nila na tagilid siya, hindi siya mananalo. Kasi, di ba mga 2% na ngayon, ang ganyang suporta sa mga surveys, baka magmanok sila ng isa pang kandidato. Ngayon, sa panahon naman ni Pinoy, for obvious reason, ano nga talagang pinaka-dahilan, sabihin na natin sa sambayanan,
Bakit hindi maaring ilibing si dati yung namatay na Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani? Anong paninindigan dyan ng mga Aquino? Sabihin na lang din natin na merong mahabang hindi kakaunawaan yung dalawang pamilya. First, no? Second, bilang presidente, alam din niya yung mga implikasyon. Pag inilibing mo si Marcos sa libingan ng mga bayani, sasabihin ng mga Marcos ngayon, uy, bayani pala ang tatay namin. Kung bayani ang tatay namin, hindi siya nagkasala. Burado lahat ng mga kasalanan niya. Ibig sabihin din nun, dapat i-list na lahat ng freeze order sa mga yung natatagong yaman pa, yung nakaw ng yaman dito sa Pilipinas at saka yung sa ibang sa pambansa. Ngayon, alam mo, Neil, several years ago lang lumabas yung, alam mo, yung Arelma deposit. Hindi natin alam yon. Walang nakakaalam tungkol noon, no? Pero lumabas lang yon kasi parang give up na yon ng ano yung nagtatago ba na nung deposito sinabi do sa Swiss government. Ako nagtatago para sa Marcos nito. Marami pang mga deposit ang nakatago diyan. Hindi natin alam. So yun ang mga implikasyon. Isa pang implikasyon kung ilibing mo si Marcos, paano yung mga lahat na dumagsa sa EDSA? Ibig sabihin nun, na pinatalsik nila isang bayani pala. Yun din ang implikasyon nun, na ang EDSA, EDSA 1, mali. So, kasi bayani siya eh. Ganun nga magiging implikasyon nun. Pero yan ba, ang pagdidesisyon ba sa paglilibing kay Marcos, ito kay late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani? Pag sinabi ba ng presidente, ganito ang gagawin, ilibing na yun dyan, wala nang kailangan pang nihaniho at hindi na i-abiso pa or approval ng Kongreso? Wala na. Ang Kongreso naman, di ba, naalala mo, na pumasa ng resolusyon na dapat ilibing na si Marcos sa libingan ng mga bayani. Naalala mo yun? Yes, oo. At saka, isa pa, yung ito, ano, no, para itong Saba eh, tinangka ni ERAP na ilibeng. Hindi pumwede kasi napakalakas ng pressure. Oo, ng pressure ng protesta ng mga tao. Tinangka din ni GMA. Hindi rin pumwede. Parang Saba ito na masyadong para bang sensitive talaga yung issue na ito. At saka ang pinaalala sa atin ni former President Ramos, may pangako ang mga Marcos na ginawa nung dinala nila yung tatay, yung bangkay ng tatay nila dito sa Pilipinas, no? Ano ba ang pangako ng mga Marcos, no? Na hindi ililibing sa libingan ng mga bayani, dadalhin yung bangkay diretso sa Ilocos Norte at doon ililibing. Pero ang kanilang compromise settlement noon na yung temporarily interred, pumayag na, sabi ni Presidente Ramos sa akin, pumayag na sila para lang matapos yung usapan. Pero binigyan na ng honor ng Philippine government si Marcos. Ano-anong mga honor ang binigay nung dumating yung bangkay, no? Isa-isahin ko. Flag-draped coffin, vigil guards during the wake, honor guard, firing detail, taps. Yung ano ba yung yung kanta, yung ginagamit no sa militar, no? Tapos pallbearers of retired generals under his command. Tapos ang kanilang agreement si Mrs. Marcos at saka si Presidente Ramos through yung kanyang Secretary of Local Government si Rafael Alunan, ililibing si Marcos bilang mayor. Hindi siya ililibing bilang presidente ng Pilipinas. Tumayag si Ramos. Si Marcos noon. So, anong sinasabi niya yung pangako? Di, ang pumayag doon, right, si
si EBR. Si Mary Marcos at saka yung pamilyang Marcos. Ah, okay. Kaya nga po bumalik yung bangkay. Ang presidente noon sa negosasyong yan, sino na? Sino ako po? Si Fidel Ramos. Ah, si Ramos. President Fidel Ramos. Okay. Naibigay ba nung dumating dito yung mga kondisyon na yan? Oo. Ang hindi lang naibigay, yung ilibing sa libingan ng mga bayani. Ay, hindi. Wala yun sa kondisyon. Ah, wala. Ah, okay. Oo. Maliwanag yun. At pumayag ang pamilyang Marcos. Hmm. Kasi pa, nung pumayag sila na idadala yung bangkay straight sa Ilocos Norte, ibig sabihin nun, wala na yung libingan ng bayani. Oh, wala sa eksena yun? Wala. Oo. Eh, bakit biglang iginiit nung nandito na? Kasi nakalimutan na natin eh. Nakalimutan natin at saka yun nga, may pangako si Binay na yung kompromiso niya na dapat inibing na yun. Hindi lang sinabi kay Pinoy. Oo, at hindi lang natin alam. At hindi niya sinabi noon. Yan ay bilang ganting utang na loob sapagkat nanalo doon sa Ilocos si Binay. Oo. Ah, okay. Yun ang ano ka, hindi niya sinabi yun. Yun ang opinion ko pag tiningnan ko yung mga statistics. Kailan kaya matatapos yung issue na yan? Bakit hindi na lang inibing doon sa ano? Doon sa Ilocos, doon sa kanya mismong probinsya, samantalang pag dito sa libingan ng mga bayan, maraming mga magpuprotesta, mga mamamayan. Paano lalampasan niyang matinding silakbo ng damdamin na pagtutol na yan? Pwede nga yun. Kaya lang, ayaw pumayag si Imelda Marcos. Gusto niya libingan ng mga bayani. Kaya nga naisip ko eh, hindi ko hinahangad yung yung mamatay si Imelda Marcos. Pero pag namatay siya, ano yun? Dalawang bangkay ang nakaano doon. Sa museum sa Ilocos Norte. Ililibing silang dalawa. At ililibing ba yan? Sa libingan din ng mga bayani kung sakali? Dapat hindi na eh. Dapat makita na ng mga Marcos na para igalang naman nila yung bangkay ng kanilang tatay. Ano? Pagkaya na upo sa pwesto si Bongbong Marcos? Sigurado yan. Sigurado wala nang ano yan. Kahit ayaw nyo, gusto ko. Uulan ng protesta. Asahan na yun, uulan ng protesta. Kasi ngayon, mas hindi takot ang mga, yung mga pinocho doon sa panahon ng tatay niya. Makikita mo yan eh, sa Facebook, lumalabas na sila talaga. Ang napansin ko kasi, ang daming mga tao, pinocho sila noong mga 1970s pa, no? Pero takot sila na magsalita, takot sila na ma-identify man, kasi maraming mga military official na nantocho sa kanila, naupo pa. Ngayon, nakaupo pa ngayon, wala na, matatanda na, iba nang namatay na rin. Oo, naririnig na. Pero may pang nakaupo. Oo. Huwag mo ko tanongin, Neil, kung sino. Aha. Okay. Yun. Ang susi, tingin mo, Raisa, kung paano mahapatawad ng sambayanan ng dating Pangulong Marcos at pamilya nito? Ang palagay ko, kailangan yung mga children ni Marcos, makita nila talagang nagkasala ang tatay nila sa buong sambayanan. At pwede namang patawarin eh. At pwede namang mag-reconcile yung isa't isa. Pero kailangan nila yung paano paraan? Ano? Paano paraan? Yung bang paghingi ng sorry ni Bongbong na ayaw niyang gawin eh, uubra ba yun? Yung ba yung magiging susi? Yung pag-sorry niya? Pwede. Mag-sorry siya. Hindi naman siya kailangan mag-sorry na yung talagang sabihin niya yung katagang sorry eh. Meron namang mga paraan na magpapakita na nagsusorry siya. Kunyari, punta siya doon sa bantayog ng bayani. Yung mga kung saan yung nakalagay yung mga pangalan ng mga biktima ng torture, yung sa EDSA, no? Magpunta siya doon. Mag-alay siya ng bulaklak doon. Wala na siyang kailangan sabihin. Yun lang. Alam na ng mga tao. Eh, puso mo naman ang Pilipino eh. Okay. Yun. Raisa, sa iba pang issue, ano ang obserbasyon mo sa tinatakbo ng politika natin ngayon sa bansa?
particular sa nalalapit na eleksyon at itong tatlong mga malalaking pangalan na nagpipumilit na maging ang isa sa kanila ay maging bagong pangulo ng mga Pilipino. Alam mo Neil, alam mo din to, no? Exciting na exciting ngayon. Kasi hindi mo alam kung ano. At saka yung mga lines ba noon, di ba? Alam mo, against Marcos, pro Marcos, alam mo yung ano yung takbo ng mga politician, no? Pero ngayon, hindi mo pa nakikita. Kaya hindi natin alam kung sino talaga ang mananalo. At saka, ang haba pa ng panahon, no? Ngayon mo lang nakita na napaka-aga yung pagdeklara ng mga tao na tatakbo. Kunyari, si Grace po, no? Senator Grace po. Tinitingnan ko kung sino ang mga magiging senador niya. Yung mga line-up niya na kandidato. Kasi ang tinig ko, kasama dyan si Martin Romualdez, parang yung line-up niya eh, ang dami doon, mga kaalyado ni Pangulong Marcos noon, yung pang-media. Kasi nasanay naman si Senator Grace po doon sa click na yun eh. Si FPJ, malapit kay Marcos naman. Pero, tinitingnan ko kay Grace po, no, na parang tinanong ko na yun eh, ano ang gagawin niya sa bangkay ni Marcos? Bakit ba, may mga nagtatanong ng mga tao sa akin, bakit ba Marcos ka ng Marcos, no? Kasi ang nakikita ko kay Marcos, no, ito yung simbolo kasi ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa mula nung 1946, nung tinatag ang kasalukuyang republika natin. Okay. Matinding korupsyon ang laging problema natin bilang bansa. Mm-hmm. Ang ginawa ni Marcos, talagang dinala niya yung korupsyon to a higher level. Mm-hmm. No? Uh-huh. Bakit ba nangyayari ito? Kasi lahat ng mga politiko sinasabi sa mga botante, let's move on. Okay. At tayo naman, napakapusong mamon, nagmo-move on. Alright. No? Raisa, last question. Okay. In two words, paano mo maikikintal at as a learning lesson natin nung mga nakaraan sa Marcos saka sa ngayon, yung mga natutunan natin at sa mga politikong haharap sa bansa, ano mga dapat gawin ng mga Pilipino sa pagpili ng karapat-dapat na maging Pangulo? In two words. Be accountable. Yun lang. Kung may ginawa kang sala sa Pilipino, sa kapwa, sa sambayanan, dapat mapreso ka. Yun lang. Alright. Maraming salamat, Raisa. Good luck. Okay. Good luck ka rin. Thank you.